October 28 nga ay mag-aharap ang Lakers at ang Minnesota. So October 29 yun dito sa atin sa Pilipinas. Pag ang ipinakita ng LA Lakers ay kagaya pa din ng mga nauna nilang laro, ay apakalabo na nitong manalo laban sa Minnesota. So disclaimer muna tayo mga tol. Ito ay ibabase ko lamang sa mga stats at percentage ng dalawang team na to sa mga nauna nilang laro. So tuloy na natin to. Itong Lakers kasi mga tol, kaya ako nasabing di uubra dito sa Minnesota. Kung ganun pa din ang ipapakita unang-una, nag-struggle sila ngayon sa 3-point area. Sa 3-point area kasi ay nag-a-average lamang sila mga tol ng 21.2%. At apakababa nga nun kung i-compare dito sa Minnesota, na kahit pa paano ay may 29.6%, so halos 30% na dito sa 3-point area. Pero syempre di naman yung 3-point shootout ang labanan ng mga to. Inuunahan ko na kayo kasi baka masabihin nyo but sa 3-point percentage ako nabase. Ang LA Lakers kasi mga tol ay may 103.3 points a game. At ang Minnesota naman ay may 115.8 a game. Ang field goal percentage naman ng Minnesota ay di din naman kataasan, dahil may 45% lang naman to. Kaso kung ikukumpara nga dito sa Lakers na nasa 40% lang, at ang isa pang problema dito ng Lakers ay kung paano nila mapipigilan ang offensive rebound ng Minnesota. Dahil nag-a-average nga to ng 14.3 offensive rebound at 40.5 defensive rebound a game. At ang Lakers naman ay may 9 offensive rebound lamang at may 33 defensive rebound a game. Ang kagandahan lang dito ay makakasabay sila kung sa loob ang magiging laruan ng mga to. At ang isa pang kailangan ng Lakers ay mabawasan ang attempt nila dito sa 3-point area. Kasi sa loob ng 39 attempt nila, so ang pumapasok lang dito ay 8 hanggang 9. So disclaimer muna ulit mga tol, so ulitin ko lang. Yung matchup na yan ay nakabase lamang sa stats na kung anong nakalagay sa mga site at kung ano ang naipakita nila sa mga naunang laro nila. Huwag kayong mag-alala mga tol, Lakers fan din naman ako. So naguguluhan lang kasi ako sa mga nangyayari dito sa Lakers. So kanina nga lang ay natalo sila ng Denver Nuggets. So mukhang matutupad na at tuntuwa na mga fans sa kanilang predict na magiging 0-7 ang Los Angeles Lakers. So nanguna dito para sa Denver Nuggets itong si Nikola Jokic na may 31 points, 13 rebound, 9 assists at 4 steal. So natapos ang laro na may score na 110-99 lamang ng 11 ang Denver Nuggets. Atlanta Hawks naman versus Detroit Pistons. So nanalo ang Atlanta Hawks sa score na 118-113. So si Trae Young ang best player dito, may 35 points, 6 assists at 3 rebounds. Nag-ambag din naman ito si John Collins ng 19 points at 11 rebounds, may kasama pang 4 blocks. Solid na double-double naman ang ipinakita nito ni Jarrett Allen laban dito sa Orlando Magic. So tinalo nga nila ang Orlando Magic na may score na 103-92. 18 points, 16 rebounds, 7 out of 11 sa field itong si Jarrett Allen. So pinangunahan naman ni Gary Trent Jr. at Pascal Siakam ang Raptors laban dito sa Philadelphia 76ers. So natapos ang laro na may 119-109. 27 points, 2 steal at 5 3 points itong ginawa ni Gary Trent Jr. At 20 points naman at 13 assists, 5 rebounds dito para kay Pascal Siakam. At unstoppable performance naman ay pinakita nito ni Giannis laban dito sa Brooklyn Nets. So pinagpag niya lang ang big 3 na si Kevin Durant, Kyrie Irving at Ben Simmons. So si Giannis Antetokounmpo ay nag-average ng 43 points, 14 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Si Kevin Durant naman ay meron 33 points, 27 kay Kyrie at 4 points naman dito para kay Simmons. So natapos ang laro na may score na 110-99. Pinangunahan naman ni Jalen Brunson ng New York Knicks laban dito sa Charlotte Hornets. So nagtala siya ng 27 points, 13 assists at 7 rebounds at 67% from field. Natapos nga ang laro ng Knicks na may 134-131 ang score. Jordan Clarkson naman at Lauri Markkanen binuhat ang Utah Jazz laban dito sa Houston Rockets. Nagtala ng 20 points, 6 rebounds at 5 assists itong si Jordan Clarkson. Samantalang ito naman si Lauri Markkanen ay may 24 points, 9 rebounds at 3 assists. Bumuhat naman para sa Rockets ay itong si Kevin Porter Jr. na may 24 points, 5 rebounds at 5 assists. Balancing scoring naman para dito sa Miami Heat sa pagkapanalo nila kontra sa
Portland Trail Blazers. So si Bam Adebayo ay nagtala ng 18 points, 8 rebounds at 3 assists. Jimmy Butler 17 points, 5 rebounds, 5 assists. Kyle Lowry 17 points, 6 assists at 2 rebounds. Ito namang si Martin ay may 16 points, 8 rebounds, may kasama pang 4 steals. Si Duncan Robinson naman ay may 16 points, 9 rebounds at mayroong 4 na 3 point. At itong si Tyler Hero naman na may 14 points, 4 rebound at 4 assists. So yun lang ang update sa ngayon mga tol. So kita-kits na lang sa susunod.